nangangarak ang mga jelly kisses? Ibig sabihin, may mga buhay sila. Kahit ako talaga sa sariling pananaw ko ay hindi ko lubos maisip na nung bata pa ako ay pumasok sa utak ko yung mga bagay na to. Iniisip ko rin dati na ang mga jelly kisses ay nanganganak kasi yun ang sinasabi ng marami na alam mo ba nanganganak ang mga jelly kisses? Uy! Yan yung dumadami, di ba? Yan yung nanganganak. So iniisip ko nanganganak ang mga jelly kisses? Ibig sabihin may mga buhay sila. Kaya nung nagkaroon ako ng jelly kisses, hindi ko talaga binabayaang madurog o mapisa ang kahit isa sa kanila. Kaya ang ginagawa ko noon, nilalagay ko sila sa garapon ng stick o at hindi ko pinaglalaruan. Pinababayaan ko lang sila. Umabot ata ng isang buwan or dalawa siguro. Binuksan ko yung garapon at nakita ko ang dami na ng mga lumot niya. At ang baho na rin. So may mga nagpuntahan mga bata sa bahay namin at nanghihingi sila ng jelly kisses. Kaya ayun, binigay ko na sa kanila. Mabaho naman yan at may lumot. Iniisip ko rin noon na ang mga TV ay sumasabog kapag pinanooran mo ng matagal. Kasi noon sinasabi lagi ng nanay ko, tama na ang nood! Baka sumabog na yan! So ang iniisip ko noon na pagsabog, eh ganito. Kaya noon hindi namin pinapatagal na nakabukas ang TV. Kasi baka sumabog. So noon nga nakabili yung tatay ko ng TV na second hand. Kapag nai-on mo na siya, medyo may parang feeling na goosebumps sa'yo na yung parang hinihigop ka ng TV. So nung una pa lang namin na ginagamit yun, okay naman siya. Pero nung medyo tumagal na, may nagdidiklapan na sa loob. May mga naglalagitikan, parang may nag-welding. Tapos pag pinatay mo, tumitigil na yung pagdiklap niya. Tapos pag binuhay mo, nagdidiklapan na ulit. Hindi na namin ginamit yun kasi baka mangyari yung pagsabog na... Iniisip ko rin noon na kapag humiga ka ng pagod, pupunta yung dugo mo sa ulo at mamamatay ka. Kasi noon, sinusundo pa ako ng nanay ko sa school dati, yung mga kaklase ko nagtatakbuhan sila paahon. Tapos bigla silang titigil sa harapan namin at hihiga sa kalsada. Gusto ko rin gawin yon kasi nakakapagod nga, kaya mas nakakapagpahinga siguro kapag humiga ako doon. Then sabi ng nanay ko noon, Ooh! Huwag kang gagaya sa mga yan! Pupunta ang dugo mo sa utak! Mamamatay ka! So hindi ko na ginawa kasi ayoko naman mamatay. So inisip ko nun, mamamatay kaya sila? So kinabukasan pagkapasok ko, nakita ko rin pumasok yung mga kaklase ko na humiga ng pagod sa kalsada. At hindi naman sila namatay. Buhay na buhay pa rin. At mas malakas pa sa akin. Hanggang ngayon nga buhay pa sila. Tapos mas matangkad pa sila sa akin. Siguro nakakatangkad talaga ang paghiga ng pagod. Hindi ako humiga, hindi tuloy ako tumangkad. Iniisip ko rin noon na kapag sumisipol ka, hahangin. Kasi yun yung ginagamit na pangtawag ng nanay ko noon sa hangin. So noon pumupunta kami sa pinagtatrabahuhan ng tatay ko. Ang trabaho kasi niya noon, mag-uuling. Kaya gubat namin siya pinupuntahan para dalhan ng pagkain. At bago makarating sa mismong workplace niya, naks, workplace. Para makapunta kami doon, kailangan namin dumaan sa napakainit na damuhan na to. So noon, pag sinasabi kong, ang init naman? Then sabi ng nanay ko, sipol tayo para malakas ang hangin. So noon, humihangin nga ng malakas. So iniisip ko, grabe, totoo nga. Ganon din ang ginagawa ng kapatid ko noon kapag nagpapalipad sila ng saranggola. Sumisipol din sila para lumakas ang hangin para lumipad mga saranggola nila. So iniisip ko noon, kapag mas maraming sumisipol, mas malakas din ang hangin. Then, nung sinubukan ko yon habang sinusulat ko tong script ng animation na to, walang hangin na dumating. 79% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe sa akin. At kung nagustuhan mo tong video ko, eh magsubscribe ka muna sa akin para palagi mong mapanood tong mga luma at bago kong video. Kaya kung ako sa'yo, subscribe ka na! Pindutin mo na rin yung notification bell para hindi ka mahuli sa mga upload ko. Balik sa kwento! Pag kumakain din ako noon tapos may natirang isang piraso ng maliit na pagkain sa plato ko, kukunin ko yon tapos iisipin, paano kaya kung ito na lang ang natitirang pagkain sa mundo? Tapos kahit saan wala nang mahanap na pagkain? Talagang ito na lang. Inisip ko noon na maraming iba't ibang mga tao sa iba't ibang mga bansa ang dadayo para makakain ng nag-iisang pagkain sa mundo. Bumiyahe pa kami galing sa Amerika para lang makakain ng nag-iisang pagkain sa mundo. Eh bakit Tagalog yung salita mo? Para maintindihan nila. Kami nang galing pa kami sa Indonesia para lang makakain. Talagang gutom na ako. Kahit talagang malayo, talagang pinuntaan ko dito. Makakain lang. Kahit konting-konti lang mapunta sa akin, makakain lang. At ito na nga po ang may hawak at nangangalaga ng nag-iisang natitirang pagkain sa buong mundo. Kuhanin po natin ang kanyang pahayag. Ito na ang natitirang pagkain sa mundo. Ako na lang ang kakain. Kadaino, alam ko na medyo naiklian kayo sa video na to, pero huwag kayong mag-alala kasi mabilis nating marirelease yung sunod na video. Mga
10 minutes ulit yun. Tapos ko na siya i-drawing, tapos ko na rin siya i-record. So, i-animate ko na lang. Kaya sobrang bilis talaga natin na ma-i-upload yun dito. At, nasan siya na nga pala kasi nagbakasyon ako, tapos nagpahinga, tapos naligo. Huwag kayong mag-alala kasi kaya ako matagal na naka-upload, kakatapos ko lang magkape. Hindi, joke lang. Ang totoo talaga, medyo nalito ako dun sa ginagawa ko na animation. Ang akala ko, pwede kong pagsamahin yung susunod ko na animation dito sa ini-upload ko ngayon. Kaya yun, ang nangyari, i-drawing ko muna lahat ng gagamitin dun sa next animation ko. Tapos na-record ko na rin siya. Kaya medyo natagalan kaya bago ma-i-upload to. At ngayon ko lang na-realize na hindi ko pala pwedeng pagsamahin tong video na to at yung susunod na video. So ang nangyari, pinagbukod ko na lang siya. Kaya sa totoo talaga, dapat na-i-upload ko na tong video na to matagal na. Pero huwag kayong mag-alala kasi medyo na-busy lang talaga ako nung nakaraan. Tapos nagkandalito-lito, nag-birthday, tapos nagbakasyon, tapos naligo, nagkape. Kaya ayun, natagalan. Ito nga pala, may bago tayong merch t-shirt yun. Pindutin nyo na lang yung bagong link dyan sa description. At kung wala pa, ibig sabihin hindi ko pa nalalagay dun. At kung meron na, ibig sabihin pwede na kayo mord. Available lang siya sa dalawang sizes, medium and small. Sinalagay ko na rin doon yung measurements ng bawat sizes para alam nyo kung kasya sa inyo o hindi. At salamat nga pala sa mga fan art na to kay Abe Animated. Kasi tingnan nyo naman, ang cute-cute ko dito. At dito sa fan art ni Unofficial Rain, sobrang na-appreciate ko yung mga nagbibigay ng fan art. Kaso yung iba hindi ko nakikita. Kasi nasa comment section o kaya nung iba, nasa post, tinataga ko tapos hindi ko naman nakikita. Kasi sobrang dami na ng mga nagko-comment, sobrang dami na rin ng mga nagtatag, sobrang dami ng notification at nakakalula tingnan yun. Kaya mas maganda siguro kung isan nyo na lang dito sa email ko kasama yung pangalan nyo. At syempre kung magbibigay kayo ng fan art, dapat nandun na agad yung name nyo. O kaya isama nyo na dun sa picture yung name nyo para hindi na ako malito. Tsaka mas maganda yun kasi mas nasa-shoutout kayo ng maayos. Or lakihan nyo na yung pangalan nyo dun sa mismong fan art. Lagyan nyo lang ng space dun sa may baba para madali na natin malagay. Tapos hindi pa ako naabala. So yun lang. Nagkasakit rin nga pala ako nung nakaraan, nagka-tonsillitis, tapos pagkatapos nun, parang lalagnatin ako. Kaya natagalan ako bago mag-record ulit. So yun lang mga kadino, abangan niyo yung susunod nating upload. Mabilis lang siya may upload ulit. Siguro mga 2 weeks, nandito na ulit yun, o kaya 1 week, na upload na natin. Yun lang, God bless you all mga kadino, and babayabadoo!